Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Umakyat na sa mahigit 30 pamilya ang inilikas sa Maynila dahil sa Bagyong Enteng. Humingi tayo ng update. May report si Luisa Erispe. Live, Luisa. Naomi, may ilang mga pamilya na ang inilikas dito sa Tondo, Maynila dahil nga sa hagupit ng Bagyong Enteng at pansamantalan silang nanunuluyan sa evacuation center. Simula kagabi, wala nang tigil ang buhos ng ulan sa Metro Manila. Pero sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila, hindi lang basta ulan ang kinatatakutan ng mga residente, kundi pati ang malakas na alon na nagmumula sa Manila Bay. Kaya naman ang ilang residente lumigas na sa kani-kanilang mga tahanan at nanunuluyan na ngayon sa evacuation center sa H.J. Atienza Elementary School. Ayon sa mga tauhan ng Manila LGU, sa kasalukuyan, nasa 32 pamilya na ang nailikas at bakwit na sa ngayon. Karamihan naman sa kanila, mga inabot ng malakas na alon ang bahay kaya kinailangang lumikas. Meron ding mga inanod pa at bumagsak ang bahay dahil naman sa malakas na alon mula sa Manila Bay. Sa ngayon, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan sa mga nasa evacuation centers. Naomi, kanina ay nakausap natin yung ilang bakwit at sabi nga nila ay problema nila sa ngayon yung kanilang tutuluyan dahil nga inanod na ang kanilang mga bahay at halos wala na silang naisalbang mga gamit. At sabi rin ng mga bakwit ay hindi pa sila sigurado kung hanggang kailan sila manunuluyan dito. Samantala sa ngayon, ang nagbibigay pa lang ng tulong dito ay ang Manila LGU at patuloy tayong nakakakita ng mga residente mula sa Baseco Compound na patuloy pa rin na lumilikas at pumunta dito para nga manuluyan muna dito habang malakas pa rin ang ulan. Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, lumakas pa ang Bagyong Enteng habang kumikilos pahilaga ng Luzon. Huling namataan ang mata ng bagyo sa coastal water ng Kasiguran Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Sa forecast ng PAGASA, posible itong maglandfall sa hilaga ng Aurora o sa maitimog silangan ng Isabela ngayong hapon o mamayang gabi. Samantala, bukas asahan na maraming ulan ang ibubuhos ng bagyo habang kumikilos ito panorte. Nasa 100 to 200 millimeters ang heavy rainfall outlook sa northern portion ng Quezon, Isabela, Cagayan, Zambales, western portion ng Pangasinan. At kaya naman, patuloy na pinag-iingat ang mga nasa mababang lugar at malapit sa coastal areas. Patuloy na pinaghahanda ang mga lugar malapit sa Lamesa Dam kasabay ng walang tigil na pag-ulan na dulot ng Bagyong Enteng. Sa abiso ng PAGASA as of 1 PM kanina, nasa 80 meters na ang level ng tubig sa dam. Posibleng umapaw ito kapag umabot ang level ng tubig sa 80.15 meters. Pinapayuhan ng mga residente malapit sa Tulian River at ilang low-lying areas sa Valenzuela at Malabon na mag-ingat sa inaasahang matinding pagbaha. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, lapas usa ka gatos ka mga individual nga gilangkuban sa mga representante sa government ug non-government organization ang dungan nga nagtanom og lubi aton sa simultaneous coconut planting sa Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur. Subay sa selebrasyon sa 30th Coconut Week niyatong Agosto 28 ning tuiga. Ang aktibidad gipanguluhan sa Philippine Coconut Authority Davao Region. Nalakip kini sa mga aktibidad aron nga pakusgan ang produksyon sa lubi. Ngamusab ang ginaduso karon sa Department of Agriculture 11 subay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dini sa Davao Region nagpadayon ang pagtanom og punuan sa lubi din ana-ana sa kapin 70% sa target nga 800,000 ka mga punuan ang natanom karong tuiga. Number one sa coconut industry, no, sa entire country, pinakadako og production ang Region 11. Ka-old naman, nagka-edad na, ang uban, kinahanglan na i-replant kaysa ka-edad, centennial na manggod, sa katigulang, nangamatay na, so kinahanglan, the only way na ma-revive na ito ni, ma-repopulate. The celebration of the Coconut Week is in honor sa mga coconut, especially sa mga coconut farmers, farm workers, and to all the stakeholders of the coconut industry.
Giinagura na sa Ministry of Health kung MOH sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung BARM ang Osaka Healthcare Facility alang sa HIV testing. Gipaygayan kini niyatong Agosto 26 sa Dato Halon sa Kilan Memorial Hospital Provincial Hospital sa Tawi-Tawi. Sumala sa MOH kini ang permirong HIV testing center sa probinsya sa Tawi-Tawi nga naghatag og kadasig sa mga residente sa pagbatok sa sakit nga human immunodeficiency virus kon HIV og AIDS. Dili na sab sumala pa kinahanglan nga moadto pa sa laing probinsya ang mga persons living with HIV sa Tawi-Tawi tungod sa serbisyo nga gidalit sa mong healthcare facility. Sukad tuig 1984 hangtod 2024, anaa sa 41 ka kaso sa HIV infection ang natala sa Tawi-Tawi. Gilantaw sab nga magsilbi ang mong pasilidad isip HIV treatment hub sa Bangsamoro region. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang, mayong adlaw. Maraming salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.